Business very sad. Andito ako ngayon sa market at yung aking benta medyo nalugi po ako ngayong araw kasi may nagbayad po sa akin ng 500 pesos. Nagkasabay po yung apat ko pong buyer pero hindi ko po kasi din na masyadong ano eh. Dahil may nagbayad po sa akin ng 500 pesos. Apat po sila, bali yung isa po, nauna pong nagbayad ng 500, tapos may nagabot sa akin po ng 500, ng isang 100. Bali, isang 500 at isang 100 pesos po yung natanggap ko. Ngayon, nung sinuklian ko po, yung isa ko pong buyer na nakakuha po ng worth 60 pesos. Bali, sinuklian ko po siya ng 440. Kaya, nung pagkakuha niya po sa akin ng sukle, umalis na po siya kaagad. So, okay na po yun. Ngayon, ito pong isang 100 pesos ang alam ko pong ibinayad sa akin. Ay, sinuklean ko po ng 30 pesos kasi 70 pesos po yung nakuha niya. So, nung binigay ko po sa kanya yung 30 pesos, ang sabi niya po sa akin, 500 yung pera niya. So, ibig sabihin po, nagkamali po ako ng akala na yung sinuklian ko po ng 440, yun yung nagbigay sa akin ng 500 pesos. Pero 100 lang po pala yung pera na binigay niya sa akin. So, ayun. Tapos po, hinabol siya ng mister ko yung sinuklian ko po ng 440. Pero hindi na po siya nakita kasi nga sa dami din siguro ng tao dito sa palengke. Saan na doon siya nagsuot. Ang concern ko lang po sana, alam niya po na sobra yung sukli na binigay ko sa kanya, sana kahit pa paano, ibinalik na niya. Pero yun nga po, marami po talagang gano'n na hindi po talaga tapat na ano. Kaya yun, malungkot lang po ako. So, binigay ko na din po yung sukli nung sa ko pong buyer para lang, syempre, kung ano yun talaga yung pera niya. Kailangan niya talaga yung sukli niya talaga na maibigay ko po. At bukod doon, sobrang tumal pa, walang masyadong tao. Napakalinis po talaga ng palengke, pa isa-isa lang po yung dumagaan. Yan, ito po. Kaya medyo malungkot lang po. Pero okay lang yan. Tight lang yan. Natural lang yan. Lalo na ngayon magpapasko. Marami talagang ganyan. Yan nga po mga kabisnes. Nandito na po ako ngayon sa bahay. Nakapahinga na rin po ako. Nakakain na rin ako ng lunch. Since half day lang po tayo sa Tiangge. Hanggang 12 lang po tayo ng tanghali. At nagliligpit na tayo. So mga 2 to 2.30 ng hapon nasa bahay na tayo. At na nanonood ng TV. Ngayon, eto, nagbo-vlog. At yun nga din, gusto ko din na bigyan ng kumbaga, aral yung mga katulad ko po yung hanap buhay dahil ngayon magpapasko na, magde-December na, peak season na, maraming tao sa palengke, busy ang mga tindera, so hindi natin lahat na mo-monitor ng buyer natin. At yung pera, sabay-sabay ng abot, hindi na rin natin halos malaman kung sino yung nagbigay ng 500, nagbigay ng 1,000, nagbigay ng 100 piso. Kaya minsan nalilito din tayo, minsan din na natin makuhang kumain dahil sa dami ng tao na inaasikaso natin pag months or peak season, December, ganyan. Pinakamaraming tao sa palengke, December. At yun, malapit na ang Pasko, doon, yan. Parang bumubus na yung tao sa palengke. Sa, ano, kumbaga, para silang, ano eh, ang naghahanap ng mabibili na mura kahit na masikip sa palengke kasi nga marami silang ibibilhin ng mga damit na pamasko, lalo na yung mga maraming bata, maraming anak. Yon. Ingatan lang po natin yung mga pera po natin na hawak at saka
Yung mga tao na nagbabayad po sa atin ng buo, medyo kailangan lang po talaga din na ano, na tandaan po natin kung sino yung nagbibigay ng pera. So, kahit ganun yung nangyari, dahil di naman din talaga may iwasan na may mga pagkakataon na ganun, tinuloy-tuloy pa rin yung paghanap buhay dahil kailangan naman talaga. So, eto, nakauwi na kami, nakailaos naman namin ng hanggang tanghali na pagtitinda. So, last pa rin kasi nadagdagan naman yung benta namin sa kabila ng walang tao talaga sa palengke. Sana magsilbing aral ito dun sa mga tindera na katulad ko. Ingat-ingat po sa panahon na to. Lalo na hindi naman ganun lang yung mga tao na nakakasalamuhan natin na kahit sobra yung sukla, hindi na ibabalik. May mga tao din po na nagbibigay ng mga peking pera at kamukha niyan magpapasko, marami na din pong lumalabas ng mga peking pera. So, ingat-ingat po tayo sa mga ganong pera. Kailangan kilatisin nating mabuti yung mga binibigay sa atin na buo. Lalo na pagka marami na yung sabay-sabay na yung bumibili, hindi mo na alam kung sino yung aasikasuhin mo. Kailangan may time ka pa rin na i-check pa rin po yung buo na pera na inaabot sa inyo. Kasi pinaghirapan mo yan eh. Hindi naman po yan basta pinulot mo lang eh. Ang hirap po, lalo na pagka magpapasko, makikipagsiksikan ka sa Divisoria, sa Baclaran, sa Quiapo para makapamili ka ng maayos, ng marami dahil gusto mo maraming mapipili yung buyer mo. Pero pagdating nung ganun na pagkakataon, marami ng tao na hindi ka na magkandaugaga sa pagbebenta at pagsusukli, minsan nagkakamali din po tayo. Kaya kailangan konting ingat din po sa pagtanggap ng pera. Yun, sana maging magsilbing lesson din sa inyo. Nakapo ako tindera yung naging experience ko ngayong araw. Pero tuloy-tuloy pa rin, go, go, go lang. At dun po sa mga bago po dito sa channel ko, subscribe na po kayo. At yung notification bell, huwag nyo rin pong kalilimutan para ma-notify po kayo tuwing meron po akong bagong video. Yun lamang po, maraming salamat.